Good morning. It's a Friday morning at alam ko dun sa last or recent vlog ko sinabi kong hindi ako makakatayo due to some priorities. Well, I guess kaya ko pa rin isingit yung makapag-ride ng medyo malayo. So ngayon though it's Friday morning, maisisingit ko tong ride na to. Ang ride ko ngayon ay papuntang East Ridge. Kapag tinignan mo siya sa mapa, it's East Ridge overlooking sa may Binangonan, Rizal. Ride out ng 4 a.m. Ang meetup ay sa may Llanas, sa may Muntinlupa. Ayan, try kong makarating doon ng mas maaga kasi ride out nila dapat 5 a.m. eh. Pero kinukonsider nilang mag 6 a.m. dahil sa akin. Ayan, layo ko eh. 2 hours ko kasing kinukuha mula dito sa 13 hanggang Alabang, Muntinlupa. So let's go. Ngayon na lang ako ulit nakapag-ride out ng ganito kaaga. At sarap sa pakaramdam dahil wala masyadong sasakyan, wala masyadong usok, tapos malamig. Pagka nag-ride out siya ako madalas, ang hali na, mga 6 or 7 a.m. itong recently na mga rides ko. Eh, dahil medyo mahaba-haba ito, more likely aabuti ng 130 kilometers plus dahil yung one way papunta pa lang doon yung 67 kilometers mula sa bahay hanggang sa East Ridge. And hindi pa yun yung exact location. Hindi ko pa sure kasi dahil first time ko rin makakarating doon sa East Ridge. May aya lang ako biglaan and ayun, kaya palang isingit sa schedule kaya ginrab ko na yung opportunity makasama kaila tinuna. Good morning, Alabang. It's 5:19. Mga 10 minutes siguro makakarating na tayo doon. Nandito na tayo sa Alabang West. Ayan. Sikat na rin yung araw. At time spent dito sa kalsada, 1 hour and 30 minutes most likely. Tapos sana makarating tayo ng 5:30 dun sa meetup place which is sa Llanas, sa Montellano Street, Muntinlupa. Papasok na tayo ng Madrigal, tapos dadaan tayo sa Commerce Avenue. And ayun, doon na tayo sa may U-turn, sa may dating Star Mall. And then papasok na ng Montellano Street. Dire-direcho, walang tigil, medyo nakakahapo pero okay pa naman. Mamaya natin malalaman kung ano ba yung magiging ruta natin. Nandito na tayo sa Landers. Let's go! 5:36 a.m. Yun na tayo sa kapasok ng Llanas. Ayun yung malaking building yan. Llanas yan. Ganda na sikot ng araw. So, nagawa natin. 1 hour and 29 minutes. Ang ating time. Wala bahay hanggang dito. Best time so far. Kasi normally 2 hours ko nga kinukuha yun dito eh. Tingnan natin kung nasaan sila. So maaga tayo, saktong-sakto lang. Usapan kasi sabi ko 6 a.m. na lang dito meet up para kahit pa paano merong leeway, makahinga-hinga pagdating. Kasi kapag sinabi kong 5 a.m. mas maaga dapat ride out. So it's 5:48 a.m. Itong relo ko advance ng 5 minutes to eh. Tapos nag-chat na ako sa GC namin. So most likely paparating na sila dito. Kaya kain muna tayo ng Hansel. Lagyan muna natin ang laman ng aking chan. Six 12 a.m. nandito na si Paul kasi Ate Nuna kakasama na kami. Bali dito tayo dadaan sa East Service Road dahil medyo traffic na papasok doon kala Ate Nuna. Hinintayin na lang nila ako dito sa may tapat ng Llanas sa may highway. Nandukas ako sa loob. Buti na lang na online ako. Kinocontact na pa nila ako 5 minutes ago. So ayan, pasokin na natin itong East Service Road. And most likely dahil Binangonan Rizal ang punta natin, paglabas natin dito sa East Service Road mula Sukat hanggang Bibutan, papasok na naman tayo ng C6 hanggang sa Barkadahan Bridge. Tapos kakanan, pinantingin ko, tutunigan ko sa mapa. Ayan, kaya pagpatentero tayo sa mga jeep at mga motor. Let's take it easy. Paahon dito sa Sukat exit, dadaan lang tayo sa intersection din. Tatagusin natin papuntang Bikutan exit. Six 41 a.m. Ano pa yung sa Bikutan exit? Ito na yung intersection. Tingin ko kakanan tayo.
Tingnan natin sila kung nasaan sila. Ayun, nauuna na pala sila. Nasa likod ko pala sa atin muna. So, dito, syempre, nadaanan natin dito yung Arca South, tapos yung DOST, and then Lower Bikutan, tapos C6 na ang vicinity ng Taguig. And then, ayun, Lapindan Bridge, Taytay Rizal, at syempre, dadaan tayo ng Barkadan Bridge. Aksidente. Pahinga lang ng konti dito at larga na ulit. Bali, apat na kami. Si Atinuna, si Paul, at si Sir Jimmy. We're off to East Ridge. So, una muna nating dadaanan na yung Barkadan Bridge, yung pakurito nating bridge pag papunta tayo dito sa Rizal o pag maglalagunan. 7:21 AM ang ating time at distance covered is 54 kilometers. Napaka-lively dito dahil napakaraming sasakyan, napakaraming tao, may mga nagsuzumba, merong mga nakapilang trabahador, may nagjo-jogging, maraming nagbabike. Alright! Nandito na tayo sa Angono Rizal at 7:36 AM. Walang kung nakadaan na ako dito eh. Normally kasi, ito parting to. Kung hindi ako nagkakamali, kung ito hindi nadaanan namin pag maglalago na doon, papasok ng Rizal, ito yung kalsadang basa. Mukhang ayos na, no? Pero parang hindi eh. Parang hindi talaga. Malaman natin sa dulo. Ayan, nakikita ko na yung dulo and it seems like hindi nga ito. First time ko nga yatang madadaanan tong kalsada na to. Mas magandang alternative na sakali. No? Kasi dun sa madalas namin dinadaanan, bago kami makarating dun sa pinaka main highway, masang basa yung kalsada. Gawa ng maraming mga inahayos sa gilid. Ewan ko kung Maynila o drainage eh. Ah, yun! Nandito tayo sa likod ng SM Angono. Good. Babalik na tayo sa madalas natin dinadaanan. Dito. Dito na nga. Dito naman tayo sa harapan ng SM Angono dadaan. So yun, alternate route nga siya. Pwedeng daanan. Ito yung main highway na mas familiar ako. Eh, dito na tayo sa parteng to sa Binangonan. Sige. Larga na tayo. So from here, any moment from now, expect natin na tayo ay aahon na sa East Ridge. Uuban pala to, no? Naluwag naman yung kalsada, yun nga lang marami kasi sasakyan sa gilid. Nauna na sila, as usual. Ito na, simula na. 4.6% gradient. Parang sungay din, ano? Mag lower gear na lang tayo, daan-daan. Parang training na rin to. Medyo masikip yung kalsada pero parang sungay atin una, no? Puro amo. Walang recovery. It's 14% gradient. Nakarating tayo dito ng 7:54. Ayan. Tignan natin. Meron pa ako natitirang isang bala sa derailleur ko. Pero siguro let's save that later pag talagang mas matarik. Kayang-kaya pa naman ngayon. Sa mga gantong ahon, which is 15% gradient pa, pinakahirap-nirap lang ako kapag gantong may siko. Naku po, meron pa dun. Kaya sinagad ko na. Maxed out all gears. Morning. Parang ang nangyayari sa feeling ko, bawat lagpas ng siko, parang yun yung magiging recovery mo. Mukhang hindi ko kayang diretso yun to. 18%. Hindi kaya. Hindi ko kaya guys. Mahirap sumakay ulit sa bisiklera ng anggang. Ganito patarik. 18%. Kaya tulak muna natin. Eto, mga kabuelo dito. Nasipa ako, biglang ano eh. Pati na yung sakit sa likod eh. Ayan, palit muna tayo ng battery. Try na natin ulit sumabak. Ito na.
Grabe. Ganon din sa akin eh. Dito nga ako sa pinakadulo ng upuan ko nakaupo. Di ako kanina ganito. Yung ano ganito? Yung ano? Tunggaan? 17% gradient. Medyo umagal ng konti. Pumatag ng konti pala. Ang hirap pag sobrang bilis ng padyak. Kahit na sobrang gaan, parang ang bilis makapagod. Ayun, meron pang siko dun. Ray ko yung gapang. Nakataga. 19%. Meron pang siko dun. Mahirap. Hindi ko kaya. Tingnan mo na. So tumigil tigil tayo dahil sa view. At kakatapos lang nating malagpasan yung pinaka recovery. Medyo maikli lang siya. Ito, maahon na naman tayo at 17%. Nauna na sila Ate Nuna tsaka si Sir Juno. Malapit na. Ay nako. Oh, 40. Nambubudol ka talaga. So, nandito tayo sa commercial part ng East Ridge. Dito mas may view. Ano? And hindi ko alam kung bukas ng mga establishments dito ngayon. Pero mukhang sarado. Tignan natin kung dito tayo kakain. Pero ang option is, if hindi na yung magustuhan yung food dito o yung kainan, baka sa baba na lang kami kumain. So, ayun. Time check, 8:47 a.m. At sakto 3:08 ang ating moving time. The distance, 63 kilometers na na-cover natin papunta dito. Let's go! Kakain na tayo! Tapos hindi mo mamalaya na sobrang bilis mo na pala, no? Ako, kailangan talaga. Gulong mo yung ano doon, brake mo. Masakit sa katawan tong ginagawa ko. Walang lampating. And we're done eating. Doon kami kumain sa Canto Freestyle. Breakfast all day. So masarap naman yung mga food nila. Maraming varieties. Yan nga lang, ang in-order ko ay itong waffle na banana peanut butter and also mango shake. Para light lang. Naisip ko kasi, dating ko ng bahay, meron ako mga meal prep doon. Kung hindi ko makakain, sayang naman. Kaya ayun. Yan muna kinain ko. Time check, 10:32 a.m. And heading out na tayo, pabalik sa Sisings. And then, pauwi na. Nauuna sila, Sir Juno, si Ate Nuna, tsaka si Paul. Dito tayo sa likod. So, since it's 10:30, 3 hours bago tayo nakarating at baba dun sa East Ridge. Tingin ko, plus 3 hours, pa makauwi tayo mga launa, alas 2. May time pa naman para makapag-work since it's Friday today. Ayun, ito yung sinasabi ko kanina na laging basa. Lagi namin dinadaanan pagpapasok ng angono. So ngayon, evidently hindi siya basa, which is a good news. Pero nakikita nyo yung mga, hindi ko alam kung anong tawag dito eh, drainage hole ba yun? Itong mga malaking bloke na to, kakita ko sa inyo. Ayan, yan, yung mga bilog na yan. Ayan, so kahit sila tinuunan napansin ko tinalang tuyo ngayon dito. Kasi lagi talagang basa dito. At swerte na naman tayo dahil kung mapansin nyo, makulimlim na naman. Pauwi na tayo. Huwag lang sanang babagsak yung ulan kapag nasa C6 na dahil bumabaha dun eh. Dun tayo mayayari. 12 seconds later. Hindi pala tuyo.
all throughout the journey dito sa kalsadang to. Ayan, may umaagos sa tubig. May lumot-lumot na nga yung kalsada eh. Dahan-dahan lang dahil wala tayong fender. Ayan. Muulan na dito sa Barkadahan Bridge. (11:07) 12:55 p.m. Dito tayo sa may Alabang, sa may North Gate. Nagiwahiwalay na kami nila Ate Nuna. At ito ang kwento. So pagdating namin sa may Barkadahan Bridge, inabot kami ng ulan. And all throughout hanggang marker ng Taytay Rizal, umuulan. Pero medyo mas mahina na paglagpas namin ang Napindan Bridge. Halfway through ng C6, yung ulan ay naging ambon. Tapos nung nakakalahati na kami ng C6, ayun, umaraw na. Medyo napabilis yung takbo ko dahil ako'y nasa unahan. Tapos hanggang makarating kami ng Lower Bikutan sa may intersection. So, pagdating doon, tinanong ko si Paul at si Ate Nuna kung saan kami dadaan. Kung mag-e-service road ba kami o papasok kami sa looban, which is yung way pa uwi kala Ate Nuna. Ang ginawa namin ay doon na lang kami sa way pa uwi kala Ate Nuna. At nagkaroon kami ng konting detour from there dahil ang daming mga bata, ang daming mga sasakyan na jeep, private cars, motor at saka tricycle. Ayun, nagaya si Ate Nuna na gumaan kami sa lakefront, which is nakikita ko siya sa service road. So, mukhang alam naman ni Ate Nuna, so siya yung nagturo. So muna dala kami ni Paul. From there sa detour na yon, parang nalagpasan lang namin is yung Bikutan exit. Tapos yung halfway through nung lakefront detour namin, pumasok kami ulit sa may sukat hanggang sa makarating kami ng Barangay Buli. Tapos from Barangay Buli hanggang sa makarating kami sa may bahay ni Ate Nuna, nakauwi na siya, dalawa na lang kami ni Paul natira. Tapos nakarating na kami ng Barangay Kupang. From there, ayun, nakita namin yung ng Iglesia ni Cristo. Tapos doon na kami nagiwalay, lumabas ako sa Malianas. At here I am. Tatapos ko lang mag quick bite dahil 12 na para meron tayong isipa. And 12:59 p.m. na kaya ngayon, let's go. So medyo 2 hours pa to, baka 3 na ako makauwi. Ito na tayo sa SM Molino. Nasa gilid natin yung Great Wall of Bacoor. Kesa dumaan tayo sa Daang Hari, tapos District Amos, dito na lang tayo dumaan. Papuntang Salawag, and then pasok tayo ng Salitran. From Salitran doon na tayo papasok ng Emilio Aguinaldo Highway. Ang bala ko, huwag na tayong dumaan ng Dasma. Pasok tayo ng Dasma Bayan, tapos lusot tayo ng Langkaan via Green Breeze. Para labas natin Langkaan na sa Governor's Drive. Time check, 1:40. So konti na lang to. Kaya pinili ko dito dumaan sa Salawag papuntang Salitran. Ganoon, dami puno. Nung nagdaang hari ako, puno pa ako sa init. Tapos ang dahil pang masabibilis na sasakyan dito si Maluwag. Diba? Dito na tayo sa Aguinaldo Highway sa may Salitran. Ayun na yung Save More Central Mall. Dito na tayo dun sa lilipuan nating intersection kapasok na Dasma Bayan. It's 2:05 p.m. Dito na tayo sa intersection sa Dasma. Kanan tayo, pasok tayo ng Dasma Bayan. Kaysa naman kung ba't gusto ko dito dumaan, papasok ng Green Breeze. Kasi traffic yan sa may Water Dasma. So nang medyo mas malapit-lapit na tayo sa bahay, kaya doon na tayo sa looban dumaan. Gentry Manggahan, nagbigyan na naman tayo ng mga ulap. Tinakpan niyo yung araw. Huwag lang sana uulan. Uwi niya muna tayo bago umulan. Konti na lang to. It's already 3 p.m. Most likely mga 20 minutes makakarating na tayo ng bahay. Finally, we're back home. Kilometers na lang to. Makaka-uwi na tayo. Ito na tayo sa kanto. That was a sweet ride. At ngayon lang ulit natapat sa araw ng ganong katagal. Apat na tapat sa araw. Buti na lang, halfway pa uwi yung mga ulap ay nakasama. Yun, ang ganda. And while traffic kanina, bumili na rin ako ng take out at drive through ko sa Burger King. And so I think that's it for now. Sa lahat ng mga nanonood, again, salamat sa mga sumusuport at nanonood. You guys are awesome. Malapit na. See you guys on the next vlog. Ride safe. Ingat. Bye-bye you!